Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Matapos sa talunin kahapon ng Golden State Warriors, ang Los Angeles Lakers ay umabante na sila sa 5-0 record ngayong preseason. Ginagawa nga nila ang lahat lang ito sa paiba-ibang starting lineup. Ganun ba man, base nga sa mga komento ng mga fans, tila ba ang starting 5 kahapon ni Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Draymond Green at Trayce Jackson-Davis ang pinakagusto nila? At this majority nga ng mga fans. Nang matanong si Steve Kerr tungkol kay Moses Moody na nagtala ng 21 points and 5 rebounds in only 19 minutes of playing time, sinabi niya nga na magiging malaking parte nga daw ito ng kanilang team at malaking role ang lalaruin ito ngayong season. Ngunit ganun din nga daw ang iba pang players sila. Araw-araw nga daw nilang sinasabi ng mga coaches na paano kaya natin ipaglalaro ang lahat ng mga players na ito. So ito nga ang problema ni Steve Kerr mga kaibigan, magandang problema na ito kung iisipin. At this nga kahit sinong bunutin mo mula sa bench ay alam mong may mayaambag. Ganun ba man ang problema nga dito ay paano nila ito ipapanatili na masaya lahat. Dahil halimbawa si Moody, matagal na nga siya naghihintay ng kanyang pagkakataon. Ngayong nawala na si Klay Thompson ay panahon na niya ito. Ganun pa man ay kaagaw naman niya ngayon sa playing time ang tulad nila Pujemski, Buddy Hield, DeAnthony Melton, Gary Payton II at Andrew Wiggins. Ang Warriors nga ay may clear number 1 sa kanilang team kay Stephen Curry. Subalit may 4 o 5 players sila na capable na maging number 2 at any given night. At nagkataon na lahat ito ay naglalaro ng wing position. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Scottie Pippen Jr., ang anak ng 6-time NBA champion and one of the best defenders of all time, Scottie Pippen. Matapos ang ilang taon kung saan palipat-lipat siya ng team at pabalik-balik sa G League sa mga 10-day at 2-way contract deals, ngayon nga ay matapos ang lahat ng ito ay opisyal na siyang nabigyan ng standard NBA contract ng Memphis Grizzlies. Maganda ang pinakita niya last season habang madami ang injured sa Memphis Grizzlies. Hindi niya nga sinayang ang pagkakataon na ito. Nagtala siya ng 13 points, 3.2 rebounds, 4.7 assists and 1.7 steals per game on 49% shooting sa field at 42% naman sa 3-point line. At ginawa niya din nga ito sa loob lamang ng 25 minutes of playing time. So solid stats nga yan mga kaibigan sa kanyang 21 games sa team last season. Pinaghirapan nga ng dating Sierra Canyon star ang kontrata na ito. Drafted player din nga siya mga kaibigan dahil dyan ay nagkaroon ng isa pang 2-way contract spot ng Grizzlies kung saan inaasahan na kukunin o mapupunta ito sa 5'8 Japanese point guard Yuki Kawamura. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Bigyan din natin ng pansin ang number 34 pick Tyler Collect ng New York Knicks na gumawa kahapon ng 7 points, 8 rebounds and 10 assists. Isa nga siya sa mga best pure point guard sa draft class na ito at magkakaroon siya ng malaking role sa bench ng Knicks ngayong season. Sa palagay nyo ba ay tatagal siya sa NBA? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!